Humingi ng paumanhin ang National Bureau of Investigation hinggil sa kumakalat na video na may mga sumasayaw na babae sa kanilang isinagawang pagtitipon. Nilino naman ng ahensya na hindi command conference kundi fellowship program ang naturang aktibidad. May ulat si Luisa Erispe. Kumakalat ngayon sa social media ang video mula sa isang command conference ng National Bureau of Investigation. Kita sa video ang isang babaeng mahalay na sumasayaw sa harap ng mga tauhan at opisyal ng NBI. Marami tuloy ang nagtanong at nagtaka bakit pinayagan ito ng ahensya. Agad naman na humingi ng tawad ang hepe ng NBI kaugnay sa naging insidente. Nilinaw rin ni Director Medardo de Lemos na hindi ito command conference kundi fellowship pagkatapos ng programa ng NBI. Kung naging offensive man ang pagsasayaw na ito noong June 30 after the command conference, sa sensibilities ng ating mamamayan, lalo ng ating kababaihan, humingi po kami ng paumanhin. Gayunman, iniimbestigahan na ang insidente. Handa rin silang alisin sa pwesto, sino man ang nasa likod nito. Pagkakaalam ko, walang ginamit na pondo ng gobyerno dyan. At masasabi ko rin na ang kasiyahan na iyon ay nag-ambag-ambag ang mga agents natin from the region, from Manila, para maging successful. Pinapaimbestigahan natin ang pangyayari kung sino ang nag-imbita, nagdala ng dancer at kung sino ang nagpahintulot na mag-perform sila doon sa NBI socials. We'll never tolerate indecency in the agency. Ipinaliwanag naman ng opisyal na ito ang unang beses na may ganitong insidente sa NBI, sabay na pinatitiyak na hindi na ito mauulit pa. Wala ako nung nangyari yung sayawan na yon. Wala ako sa venue. Kung andun po ako, malamang napahinto natin yung kung sumayaw man. Ang Department of Justice naman, tinawag na misbehavior ang sexy dance performance. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, iniimbestigahan na ito ngayon ng kagawaran at pananagutin ang nasa likod nito. We'll investigate it also. These are the forms of misbehavior that we don't need in the country. Luisa Erispe, para sa Bayan.